Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Kasud, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Kasud, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Kasud, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo na si St. John Paul II ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo po at itaguyod ang iyong sambayanan. Kaisa ng iyong mga tagapangasiwa na pinagkakatiwalaang manungkulan at itaguyod ang pagtakak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabubuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautosan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag
ang kalagayan ko? Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulok sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Alwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyo na makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo na uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umikip ang hangin timog, ay sinasabi ninyo, iinit. At nagkakagayon nga, mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon?
Bakit hindi ninyo mapagpatsyakan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukum sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang ibig pong ipaalam sa atin ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga palatandaan na malapit na ang ating kamatayan. Magbibigay tayo ng halimbawa. Kung tumatanda na kayo, nangangahulugan, palapit na kayo sa inyong kamatayan. Katulad ko, ako ay 80 years old. Sa November, 81 years old. Ano ang kahulugan yan? Palapit ako sa aking kamatayan. Yan ang ibig ipamulat sa akin ng Panginoon. Isa pang halimbawa, kung mayroong kayong sakit, ito ay hindi na gumagaling. Lumalala pa nga habang tumatakbo ang panahon. Ano ang ibig sabihin yan? Palapit na tayo ng palapit sa araw ng ating kamatayan. Isa pang halimbawa, kung kinakalbo na kayo, nalalagas na ang inyong mga buhok, hindi nyo mapigil. Ang kahulugan niyan, malapit na raw ang inyong kamatayan. Hindi na ninyo maiiwasan iyan. Isa pang kalimbawa, lagi kayong nanghihina. Hindi kayo makalakad ng mabilis. Dahan-dahan kayong naglalakad. Nangangailangan kayo ng baston. Kailangan niyong aalayan kayo ng iba para makalakad ng husto. Ano ang kahulugan niyan? Malapit na
ang inyong kamatayan. Palapit na kayo sa inyong time to go. At marami pang ibang kalimbawa. Ngayon, sapagkat ang bawat isa sa atin malapit nang mamatay, maghanda raw tayo ng husto. Maaaring ang inyong sasabihin, "Aba, bata pa ako. Masigla. Walang sakit. Hindi ako dadatnan ng kamatayan." Pero tandaan ninyo, kung nahawak kayo nito, hindi nyo maiwasan. At tuloy-tuloy na sa kamatayan. Walang pinipili ang COVID pandemic. Sapagkat malapit na po ang ating kamatayan, maghanda daw tayo ng husto, sabi ng ating Panginoon. Para kung dumating ang oras ng kamatayan na hindi natin inaasahan, handang-handa tayong humarap sa ating Panginoon at matanggap sa langit. Makakasama natin ang Diyos sa kanyang kaharian ng walang hanggan. Papaano tayo maghanda ng sarili? Una, iwasan na natin ang magkasala. Kung nagkakasala tayo, magsisi kagad. Humingi ng patawad sa Diyos at magbagong buhay. At panatilihin natin ang ating sarili laging napakadalisay. Ang ikalawang paraan ng pagkakanda, at ito ang pinaka number one bilang pagmamahal natin sa Diyos, lagi tayong magmahalan. Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang lahat ng tao. At sa ating pagmamahal, lagi tayong naglilingkod, nagkakawanggawa, nagmamalasakit sa iba, tumutulong sa mga nangangailangan, laging nag-aalay kapwa. Iwasan natin gumawa ng masama laban kanino man. Lagi tayong gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. At sikapin natin bawat saglit magkaroon ng magandang pakikitungo sa lahat ng tao. Ang dahilan kung bakit tayo inilagay ng Diyos dito sa lupa para magmahal ng kapwa, para maglingkod, yan ang iniatas sa atin ng Diyos na gawain. Kung natupad natin yan ng walang pagkukulang, magugulat tayo kung namatay tayo. Langit kaagad ang tungo
tandaan natin, charity covers a multitude of sin. Kung lagi kang mapagmahal sa kapwa, langit ang tungo mo. Kung mayroon kang kasalanan, kakalimutan na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Tatanggapin ka kaagad sa langit. Charity, kawanggawa, covers a multitude of sin. Katulad ngayon, ginugunitan natin si St. John Paul II. Bakit naging santo itong Papa? At nung namatay, langit kaagad ang kanyang tungo. Si Pope John Paul II, kilala siya sa pagmamahal ng kapwa bilang pagmamahal sa Diyos. Lagi siyang nagpapasaya ng kapwa saan man siya naroon sa lakat ng panahon. Sapagkat lagi siyang nagmamahal, nung dumating ang oras ng kanyang kamatayan, handang-handa siyang kumarap sa Diyos. At ang Diyos naman, hinango kaagad siya sa langit. Tandaan natin mabuti, ang bawat isa sa atin, malapit na ang araw ng ating departure. Sapagkat malapit na, lagi tayong handa. Yan ang ibig ipaalaala sa atin ng Panginoon at payo. Laging maghanda. Sino kaya sa atin paglabas dito sa simbahan mamamatay na? Abangan natin. Lagi tayong maging handa sa ating kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin, naghahanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ang ating tugon, ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan sa pagbabago at pagbabalik loob, manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos upang bigyang tuldok ang giyera at suklam, paniniil at kawalang katarungan, manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Tayo naway mas higit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng mahihirap at nagdurusa, manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway mabigyan ng lakas at pag-asa, manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo, manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Makapangyarihang Ama,
Pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo po ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mo kaming malapit sa iyo araw-araw. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Maghahanda ng alay ay narito po ang alakati na pa'y dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Maghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawa. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pag-aakin ngayon na ginugunita ang iyong mga banal, umaasa kami na sa iyong pagtangkilik ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwaksi sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si St. John Paul II ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa paninungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inikakayag sa pangangasiwa sa sambayanan.
Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaan sa pinagpalang magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Thank you. Magsitayo po ang lahat.
misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamta ng pangarap ko. Ngunit ngayon at kailanpaman, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang tunay tanging ligaya, muli kong alay, papuri pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig na Ama. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikita Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalam, sapagkat puspos nito si St. John Paul II sa kanyang pagganap na paglilingkod sa sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikaunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati kanamin.